guys, welcome back to our MLSR cooking session, guys. Gagawa tayo ng pumpkin bread with filling inside, guys. Okay, ginawa ko na jam, yung homemade jam, passion fruit and the fig. So let's start, guys. So guys, lagay natin ang flour. Okay, may flour dito. Isunod natin ang sugar. At isunod na rin natin ang yeast. And isunod na rin natin ang milk. Okay, may milk ako dito. At etong pumpkin natin, puree. So, ini-steam ko po yung pumpkin. Tapos, ginawa pong puree. So, ganito na pong resulta ng puree pumpkin natin. So, guys, lagay natin. Dahan-dahan muna. Guys, guys, ini-knead natin until 6 minutes first, okay? After 6 minutes, maglalagay tayo ng melted butter. Okay? So guys, no, pwede na tayo maglagay ng butter, melted butter and salt, okay? Pinuli natin yung salt para hindi masira yung activation ng yeast. Butter natin, room temperature. So, lagay natin. And, lagay na rin tayo ng salt. Okay, 1 teaspoon of salt. So now, balik natin guys at ini-knead natin ng 5 minutes. Okay? 5 minutes lang. At ilagay natin sa number 4. Ayan guys, makikita niyo, di ba, malinis na yung ano, underneath niya. So, ibig sabihin, okay na po yan siya. So, tanggalin na natin, i-transfer na natin dun sa ibang bowl na glazed bowl.
guys, ito na po yung bowl natin na itatransfer natin yung dough dito. Yung naka-grease na po yan, may oil na po yan. Kailangan kasi natin maglagay ng oil. Okay. So, tanggalin natin. Ayan. Napakaganda ng dough natin, guys. Kailangan maglagay tayo ng oil sa kamay natin. Kunting oil para hindi didikit. At tanggalin natin sa ano? Sa mixer. Okay. So guys, ganito po yung dough natin. Hitsura ng dough. Yung texture ng dough. Makikita nyo. Ayan, di ba? Shining, shining at saka smooth. So, ito po yung hinahanap natin na dough mixture. So, upside down na natin. Yes, upside down again. So, now guys, re-raise up lang po natin ng 1 hour. Okay, re-raise natin ng 1 hour. Ayan. Okay, tatakpan natin ng cloth. Okay guys, antayin natin ng isang oras to. Tapos, saka na tayo maglagay ng filling. Okay, once again, yung filling natin is yung jam na ginawa ko na homemade passion fruit and fig jam. Okay. Guys, ito na po yung ano natin dough after 1 hour. Okay. Yan. Yan na yung dough natin. Yung pumpkin dough natin. So now guys, maglalagay na tayo ng filling. So, yung sinabi ko kanina guys, may ginawa akong jam na passion fruit and figs. So, ito na po yun siya. Ito po yung figs. Figs and passion fruit na jam. Diba? Okay guys, kung sino yung gustong gumawa ng jam, makikita niyo dun sa mga videos ko, dun yung search yung passion fruit and the fig jams. Okay. And also guys, I have here the red bean paste. It's a Japanese red bean paste. So, pwede itong gawin sa bahay guys, sariling paste guys. Bumili tayo ng red bean, tas lulutuin natin. Tapos i-smash lang, tas lagyan ng sugar. Okay, ganun lang po yun. So, now guys, let's proceed guys. Dito tayo sa dough natin. And maglagay tayo ng cooking flour sa surface. Ganun lang natin para matanggal yung hangin. Kasi may hangin yun eh, side east, di ba? So now, didivide lang po natin. So yung pag-divide natin, pwedeng pa ganyan guys. Okay. Diba nakikita nyo? Scattered. So then guys, gawin lang nating bowl. Okay? Maliliit na bowl.
tabi natin. Kung sa palagay niyo ay dumikit sa kamay niyo, maglagay kayo ng flour sa kamay. Oh, napakaganda ng ano, napakaganda ng ano natin, guys. Dough. I-feel ko talaga. Oops. Kung sa palagay niyo eh, medyo malaki, pwede niyong ano din, hiwain. Napakalipid. Kaya dagdagan natin. Yung ganina, malaki kasi yan eh. Kaya binawasan ko. Tapos, idadagdag ko sa maliliit. Kasi hindi ako magamit ng ano, ng measuring. Yung kilo. Kiluhan. Kilo daw! Mahirap gumawa ng bread. But hindi mahirap, guys. Napaka-easy lang. Napaka-easy lang. Take it easy, guys. Okay, hanapin natin yung medyo maliit. Tapos dadagdagan natin. Yan. Ganun lang yung dagdag natin. Ayan. Okay, now guys, makikita nyo. Arrange natin para ano naman maganda konti. Magandang tingnan. Okay. Guys, now, kailangan natin i-rest. Rest natin ng 10 minutes bago tayo maglagay ng filling. So, rest natin at tatapan ng cloth. Okay? So, let's wait 10 minutes. So now guys, after 10 minutes guys, sa ating dough, eto na po siya. Okay, ganyanin lang natin. Huwag natin tanggalin lahat yung cloth. Okay guys, now it's time to put the filling. So now, kukuha tayo ng ganito guys. Okay. At ipa-flatten lang po natin konti. Okay, unahin muna natin yung passion fruit na jam. So, ganun lang guys. Tapin natin. Now, lagay natin ang eto. Passion fruit and figs. Okay, tapos, i-close lang po natin. Close natin. Tapos, gaganyan natin. So, okay na po yan. Okay, tapos kung gusto niyo ganito yung style niya, guys. Kahit anong style gusto niyo, okay? So, pwedeng gawin ganito.
niya yan. Sisealed lang po natin yung so pwede ganitong style guys, round. So ayan, pwede ganyan. Okay, so pwedeng ganyan. Ayan, pag ganyan guys. So, gaganon natin sa gitna. Okay. Ganito guys, pwede kayo maglagay ng flour. Pero ako okay na. Okay lang sa ganyan. Isang style lang muna yung ano natin, yung jam natin guys. Dahil ako, baka mamaya malilito tayo kung anong mayroon sa loob. Kasi meron din tayong ano rin din. Good boy. Ha!
halos wala na. So, napakakunti lang. Kaya, mix ko na to. Okay lang yan, guys, dahil homemade naman yan. Lutong bahay lang. Diba? Ayan. Ayun, masarap yun. Masarap yan. Masarap to. Dahil nga mix. Lagyan natin pala tandaan. Lagyan natin ng palatandaan. So, yung palatandaan natin ganito. Damihan natin ng line. Yan. Yan. Maraming line yung palatandaan natin. So, now guys, let's proceed to the red bean paste. Okay, as usual, now, ibang style na naman tayo. Guys, ganun pa rin ang gagawin natin. Yan, ganun pa rin ang gagawin natin. But, kailangan natin ganyanin. Yan, nakikita niyo ba? Busog tayo konti dito. And, iro-roll lang po natin. Ayun, nakikita niyo. Yan, roll lang natin. Nandiyan yung paste sa loob. Okay. So, ang gagawin natin is pizza nail cutter. Okay. Oh, pizza nail cutter is a pizza cutter. Ayun na, mali tuloy. Okay, tapos lagyan natin ng line. Ayan. Ayan. Kita nyo. So now guys, oops. Tingnan natin dito sa kabila. Ayan. So, iro-roll natin pa ganyan. Okay. Tapos, ikaganyan lang natin. Iikutin. Tapos, pag inikot, ganyan. So, kita nyo dito, dito nyo isi-seld. Ayan. Okay. So, ganun po ang result ng ating green bean. Wow! Okay. So, tayo dito para makita ng ating camera. Okay. Ayan. Ayan. Tapos, flatten it. Okay. Flatten lang po natin. Napaka-easy lang. Tapos, babalikta rin natin. Tapos, roll natin. Ayun. Tapos, pag na-roll na, iikutin na naman natin. Tapos, saka natin gaganyanin. Okay, dito na naman, makikita niyo dito, pwede niyo i-sell dito. Ayun.
lagi ganyan guys, okay lang yan. Ayan, tapos ikot ulit. Roll ulit, tapos ikot ulit. Tapos lagay sa ilalim. So, pwede diretsuhin natin ganyan, guys. Ayan. Diba? Ganun pa rin ang resulta. So, pwede rin ganito guys, lanting. Tapos, roll lang din, ganyan lang. Ayan. Kahit anong gusto nyo guys, pwede. Kaya huwag kayong mag-alala, dahil lahat ay tama.
Okay guys, now gusto kong gumawa ng plain lang guys, na walang filling. So, ganito. Wait, ganyan. Tapos, roll natin pa ganyan guys, okay? Roll natin pa ganyan. Tapos, ganyan na naman natin. Okay. Tapos guys, roll lang natin. Okay. So, ganito po. So, plain po ito guys. Kailangan na natin ng flour. Don't worry guys, ganun talaga. Okay. Tapos pwede natin diretso yun. Roll lang natin. Okay. Kailangan na natin ng pla. Kasi ayaw kong maglagay ng maraming pla. Okay. And now guys, ito na po yung bread natin, sari-sari shape ng bread natin. Okay guys, re-rest natin ng 10 minutes again. Okay, 10 minutes lang. Ganun lang yung kadali. Okay, kabilis. So, antayin natin ng 10 minutes guys. Guys, heat up natin yung oven natin, 180 degrees. Okay, 180 degrees, 10 minutes heat up, pwede na. So, antayin natin itong 10 minutes din natin dito. Okay.
guys, after 10 minutes sa resting, guys. Okay, ito na po siya. And malalaki na po siya. Okay, makikita nyo. Guys, lagyan na natin sa oven. Okay, bibake natin 20 to 20 minutes, guys. 180 degrees to 20 minutes, guys. Okay? So, hindi na po kailangan maglagay tayo ng egg wash or milk. Dahil ito'y pumpkin. So, yellow na po siya. Ang result niyan mamaya, guys, is maganda yung kulay. So, kaya dapat, kaya hindi na natin kailangan yung milk at saka egg wash. Okay? Okay. Let's go to the oven. Okay, guys. Ayan na. Luto na yung bread natin. Okay, diba? Napakalambot yan, guys. Okay. Ayan na. Oh, yeah. Ito na po yung bread natin. Ayan. Napakalambot. Ayan, guys. Diba? Ito yung, ano, plain. Walang, ano, walang, walang feeling. So, dito tayo sa may feeling, guys. Okay. Ito yung, ano, kanina, yung, ano ba yun? Oh, ito yung mix. Ito yung mix. Oh, yung passion fruit at saka, ano, yung red bean. Ito yung passion fruit lang. Walang, ano, halo. At ito naman, ito yung red bean. Oops.